Hi guys, good morning. I'm off to the school of Annika kasi ihahatid ko siya. Kinansel ko yung kanyang taxi service this morning. Kasi kailangan ko ring tulungan si Nico. Ibabalik ni Nico yung car niya doon sa kanyang tita kasi tapos na yung trabaho doon sa forest. Tapos, pupunta siguro kami ng Casta rin para palutin yung mga gamit ni Nico kasi meron pa siyang mga gamit na hindi pa nakalagay sa boxes. Kailangan na namin siyang ilipat dun sa bahay namin. Kaya, punta na tayo sa school ni Annika. And, siguro dadaan din ako ng grocery. Mamaya hapon, meron pa akong trabaho guys. And, after ng mga gawain na to, papasok din ako mamayang hapon. The flowers bloom. Every day we wait for something new. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder, just watch the flowers bloom. Andito na ako sa labas ng bahay ng tita ni Nico guys. Hindi na ako papasok yun sa loob. Antayin ko na lang siya dito na lumabas siya. Palabas na naman siya. Pinapababa pa ako guys. I don't know bakit. Meron sigurong ibibigay yung tita niya. Pero ayoko nang bumaba. Pero ang ganda ng bahay niya guys, no? Napaka-simple. Sa loob niyan is, ano yan siya? Parang three-story yata yan siya. Kasi meron pa siyang underground. Tapos, sa taas din may mga rooms. Tapos malaki yung kanyang hall. Yung namatay ang lolo ni Nico, dito kami nag-lunch. I don't know, yung ginukuha ng tita niya doon sa likod. May bibigay siguro yun. Dito sa countryside guys, napaka normal na malalaki talaga yung space. Tapos sobrang daming storage sa labas. Yan, dyan yung kanilang garage. Doon may ano garden storage. Doon din may mga drying ng mga, tawag nito, pang dry ng mga villa or yung mga grains nga guys. Tapos doon sa likod, yun yung kanilang field. Ito sana ay kapal yun. Talamus. Binigyan kami ng tita niya ng grapes guys. So, sabi ko sa tita niya, wala pa tong 5 minutes. Ubus na tumunin po. Kasi favorite niya yung grapes. Meron din ditong ano, pears. Yan. Ang sarap ng grapes. I have one plant at home. Guys. So I was so angry. Kapo destroyed one. Habang tamis ba? This is parang pikun kao pa. This is much better than in the store. Ang so yummy. Not so juicy. Ang sarap. Punta tayo dito sa Tokmanni guys kasi bibili kami ng gasol. Meron kaming heater doon sa bahay na ginagamitan siya ng gasol. And mas cheaper kasi siya kapag ganyan. Hindi pa kasi namin need ng ano talaga yung heating sa buong bahay lang. Hindi pa namin need yung heater para sa loob ng bahay talaga. Yung temporary lang na for short period of time. And this is much cheaper kaya bibili kami ng gasol dito. Yung ganyang tanke guys, ano daw yan? 10 kilos daw yung gasol dyan. 30 euros ang binayaran namin. So sa atin sa Philippines, mga about 1,600-1,700 pesos. Diba, mainit sa ano, masilaw sa mukha ko. Pero actually, malamig na yung hangin namin dito sa Finland ngayon. Hindi na siya ganun kainit talaga. Tapos na talaga yung aming summer.
And it's already September, so suksu na siya. Suksu. Or ano na, mag-autumn na talaga siya, guys. Early autumn na talaga dito sa amin, guys. And yung mga puno is nagsistart na rin sila na mag-change ng colors. Tapos yung hangin is lumalamig na rin talaga siya. Pero kaya ko pa naman na hindi mag-jacket kasi sanay naman kami dito sa lamig. Sini ko kasi nag-jacket din siya kasi nag-drive siya nung sasakyan. Tapos nag-drive yun siya ng tractor pa uwi ng bahay. Sila kasi ni Anika, lamigin sila. Ako hindi ako lamigin. Pero warm pa naman kasi sa pakiramdam. Parang ano lang ba? Parang bukid noon sa atin sa Philippines or paano ba yan? Basta parang bukid noon nga yung weather, cool yung hangin, hindi, pero hindi talaga yung sobrang malamig na mag-chills ka. Malamig lang, parang hangin during Pasko. Pasok tayo dito sa Lidl kasi mag-grocery tayo konti. Konti lang naman. Pero baka bukas pumunta ako doon sa Etiro na shop, guys. Parang gusto ko nito kasi naka-sale siya. Oil with lemon, oil with basil. Ano tong purple? Oil with garlic. Bili siguro tayo nito. Isa-isa. Nico! O si Tanta na. Osutan oaks ka pala. Guys, tingnan nyo. Meron silang chanterelles dito. How much is a chanterelles? Ha! It's 3 euros 99 cents. Ganito lang kaliit. 3 euros. So you need to amount this by 4. 250 grams. 3.99. How much is the 1 kilo? 16 euros ang 1 kilos, guys. Kita nyo, di ba? Sabi ko sa inyo, mahal ang chanterelles. Tapos tingin nyo naman yung itsura nito. Oh. Luma na ito. Tapos yung mga nakukuha ko, sobrang bago pa talaga yun doon sa forest. Di ba? So yung pinagbentahan ko ng chanterelles, ang bili niya is 8 euros per kilo. So, kalahati yung ano difference. Kasi nga, magbabayad pa sila ng tax. Mahal kasi talaga ang tax dito, kaya mahal din talaga yung mga bilihin. Tapos bili tayo ng donuts. How many? Two? I don't know, for you and Anika. Ha? Oh, you don't want to eat donuts anymore? No, mas ano ko yung kamunta. Two, one is enough for me. Ah, oh, one is enough for you. Okay. You don't take. Mm-mm. It's so cute ng color ng mga ganitong klaseng gulay. Hindi pa ako nakatikim nito. Parang broccoli din ito, pero iba yung kanilang color ba? This one is so nice. Katso. Dito sa Lidl, guys, ito na yung pinakamura na shopping or grocery shop dito sa Finland. Yung Lidl is ano siya, German company siya. Kaya gusto ko rin dito bumili kasi mura. Pero yung isang bag na may naka 40 euro something na ako, isang bag lang yun. Pero dun sa 8 euros yan. Tiba-tiba ako dun sa 8 euros. Kaya siguro bukas pupunta ako doon kasi bukas ang aking day off. So wala naman ako makukuha doon na rice. Kaya kailangan namin bumili ng rice dito sa Lidl. So wala namang rice na available doon sa 8 euros. Kasi hindi naman lahat nakukuha ko doon sa 8 euros, guys. Hindi lahat ng kailangan namin sa bahay available doon. Pero kung ano yung meron doon, pinagkakasya namin. Tsaka ano talaga siya, sobrang laking saving sa amin. Ang laking tipid noon na sobrang daming tinapay. Tapos nasustore namin yung iba. But it's okay, ganun talaga ang buhay. We don't get everything at once, diba? May mga pagkakataon, tsaka maraming pagkakataon talaga na kailangan natin gumastos para sa mga pangangailangan natin. Kaya kailangan natin maghanap buhay, kailangan natin magtipid, kasi hindi tayo mayayaman. Mayaman lang ako, guys, no? Sana, no? Pero kahit siguro maging mayaman ako, ganun pa rin. Tipidity pa rin. Tipidity is the best policy.
So, uwi na muna kami ng bahay, guys, para hatid to doon. Tapos, medyo maaga ako mag-start ngayon. 12:30 yung aking trabaho. So, dapat 11:30 nakaalis na ako ng bahay. Sabi ko kay Nico, kain na lang kami sa Koski Kartano para sabay kami mag-lunch. Tapos, after nyan, ihatid ko siya sa Kastari. Andito na ako sa labas ng hospital, guys. Pero, gusto ko lang i-check yung forest dito malapit sa daan. Feeling ko kasi merong tumutubo dito na mushrooms. Meron niyang tumutubo, guys. Kaso lang, hindi siya chanterelles. Yun siyang mushroom na hindi nakakain. Or baka mushroom yun na galing sa ihi ng ano ba, aso. Kasi dito na area, may mga naglalakad na rin dito ng mga aso nila. Pero as you can see, dito sa forest, guys, may mga nava din dito. Or yung mga, tawag nito, yung parang moss-like structure siya na tumutubo ba sa mga puno. Kasi nga, fresh din talaga ang hangin dito kahit nasa city na. So, mag-undang na kuani akong panguha og mushroom. Tigil ko na muna to kasi papasok muna ako dyan sa building na yan. Tatrabaho muna ako, guys. Mag-nurse muna tayo na yun bago mag-ano. Matapos ang lahat. Kasi mas unahin natin yung trabaho natin compared doon sa mushroom picking. Hobby lang natin yung mushroom picking na yan. Katuwaan lang. And at the same time, katuwaan na with pleasure kasi meron tayong food na nakukuha and nasi-save for the winter. So, papasok na ko dun sa parking. Chinek ko pala sa Google. Meron pala talagang helipad dito. Yung helipad nila andoon banda. Itong dito na side. Yes, yung ito dito na side, andyan yung kanilang helipad. Kunwari, merong emergency na kailangang gamitan ng helicopter. Pwede maglan ng helicopter dyan. So, doon lang, malapit sa taas lang mismo ng polyclinic yung kanilang helipad. Tapos, yung aking parking is dito sa west ba? Ay, east. Sa eastern side, yung aking ward, yung workplace ko talaga, yung ward kung saan ako nagtatrabaho is doon sa west. So east to west ang biyahe ko, guys, lagi yung lakad ko kapag pumapasok ako, kaya medyo inihingal din talaga ako kapag naglalakad kasi malalaki yung mga hakbang ko. 12:05 pa naman ng tanghali, may 25 minutes pa ako. So doon ako mag-aayos konti sa dressing room. Dito naman kasi, guys, wala naman kasi yung pakialamanan. Ala, parang dyan yung kanilang restaurant ba? Never ko pa na-try kumain dyan sa restaurant nila. Try ko nga next time. Kapag morning shift ako. Pero usually kasi kapag weekdays, nag-afternoon shift ako. Kasi gusto ko yung ako nag- prepare ka ni ka bago siya pumunta ng school. Like example today, may time pa naman. Kaya dinala ko siya sa school, ako na naghatid. Di ko to na-notice before na meron pala ditong mga extra clothes na pwedeng gamitin. Tsaka yung mga towels, yung t-shirt din, kung gusto mo ng t-shirt inside the uniform na, tsaka yung mga velo taki or yung parang ano yan, parang taki nga, ano nga yung taki, nakalimutan ko, guys, parang mga bolero or something ba, basta warm siya yan. O, meron pala dyan, tsaka yung mga parang doctors din na mga coats. Hindi ko siya na-notice before. Today lang. Hi guys! Nasa shift pa ko ngayon and yung isang patient ko na paparating pa lang ng ward is ipipick up ko siya or susunduin ko siya doon sa recovery room. So, isa yan sa mga trabaho namin dito as nurses sa surgery ward. Kami yung magpipick up ng patient galing doon sa recovery room. Tapos dadalhin siya sa aming ward. Ito yung operating rooms, guys. And bawat rooms dyan is operating room yan. Sobrang linis, diba? Tapos sobrang lawak. Sobrang dami nilang operating rooms dito.